Yo guys, kumusta? Ako nga ba si Orange and welcome back to my channel. So on today's video guys, share ko sa inyo ang tips ko sa pag-AFK farming dito sa MIR4, no? So meron akong 10 tips na i-share sa inyo, no? Tips and tricks, no? Na i-share sa inyo. So yeah, wag natin matagalin pa. Simulan natin tong video na to, no? Okay, so una-una guys, no? Number one tip ko sa inyo is always grind on elite map. Okay, so saan yung elite map? Okay, so click nyo lang to. Okay, so makikita nyo guys ang difference ng elite difficulty sa common difficulty. Okay, nakita nyo nya? Okay, ang difference nya is between arrow and the moon. Okay, ganun kalaki ang difference nya. So kailangan lagi nasa elite difficulty kayo. Okay, so kung makita nyo dito, blue, green weapon yun nandito. And then dito naman sa elite difficulty is blue weapon yung pinamimigay. Okay, so number 2 tip ko sa inyo guys is double check nyo, no, kung mag AFK grind na kayo. Halimbawa ito, kailangan ko nito, no. Okay, halimbawa ito lang ha, kailangan ko nitong purified water. Okay, ayoko kasi nung distilled eh, gusto ko purified. Okay, so yan sa hunting. And then dito, okay, sa elite demon bull cup, which is kung nasan tayo ngayon. Okay, so yan, pagkapunta nyo doon, pag auto-find nyo doon, double check nyo, okay, click nyo yung map kung nandito yung hinahunt nyo na match. Okay, kasi minsan nandun sa recommendation pero wala dito. And then hindi nagda-drops ng ganun. So double check nyo, i-double check nyo kung nandun yung item na hinahunt nyo, okay? So yung number 3 tip ko sa inyo guys is always grind on the yellow spot. Okay, so anong yellow spot na yun? Ito, yung mga yellow na yan. Okay, so gumawa ko ng video nung isang araw or actually ngayon ko lang din ginawa yun, pero baka kasi magkaibang araw ko to i-upload. Ewan ko, depende sa trip ko, no. Nung isang araw o kahapon, no, gumawa ko ng video. So bakit sa yellow spot? Okay, so makikita nyo, the higher the hunting ground, the better the rewards. Okay, so same lang din sa item, may rarity siya. Okay, lahat na lang may rarity dito ha. Okay, so dito may green, may blue, may red, may yellow. Okay, so saan ka pa, di ba? Doon na sa dilaw. Okay, lagi kang dilaw lagi guys. Okay, always pick yellow for better rewards. Okay, okay, so number 4 tip ko sa inyo guys is yun nga, nakapunta na kayo sa yellow spot. Halimbawa dito sa kalagayan ko, no, ayan, nandito na nga tayo sa yellow spot. Tignan nyo kung kaya nyo yung mobs. Okay, huwag muna kayo mag-AFK guys. Okay, ako na nagsasabi sa inyo, huwag muna kayo mag-AFK. Kasi pag nag-AFK kayo tapos namatay kayo na namatay, kawawa yung XP nyo. Okay, malaki yung bawas ng XP dito pag namatay kayo. Okay, so tignan nyo muna, siguro mga 5 minutes, no, tignan nyo kung kakayanin nyo, tignan nyo yung buhay nyo, kung lumalam, kung umaabot ng kalahati. Okay, kung umaabot ng kalahati or basta kalahati na yung minimum, huwag na kayo doon mag-farm kasi mamamatay kayo doon. Lalo na dito sa mga ano, dito sa mga mapa na to, dito sa yellow spot na to is may mga lumalabas sa mini boss dyan. So mas malakas yun. So malamang sa alamang mamamatay kayo guys. Okay, so ang pinakaalam lang natin is hanggang dito lang. Okay, 1/4 lang dapat mabawas sa buhay nyo. And then goods na kayo doon. Okay, hanggang sa matulog na kayo. Okay, pag-gising nyo, buhay pa rin ang karakter nyo. Okay, so number 5 tip ko sa inyo guys is mag-set kayo ng different set of spirits or pet, no? So, yan, sa case ko, ayan, di ba naka-switch ako dyan? Oh, maganda tignan, 41k, 41.8k, pero hindi ko kailangan yung mga power nila sa pag-farm. Okay, so mag-switch tayo sa switch 2. So, bababa, pero ang bigay naman yun guys is pumunta tayo sa spirits, no? Kung makikita nyo is, ayan, item drop chance by 10%. Sobrang ganda niyan, okay, sa pag-AFK farming. So i-elevate niya ano mo, yung drop chance mo. So sobrang laking tulong niyan. And then dito rin, no, kung makikita nyo, item drop chance by 5%. Okay, sobrang goods niyan. And then ito rin, increase all drop chance by 2%. Okay, sobrang goods din niyan. Eh ito, papakunat ko lang to. Okay, so yun yung number 5 tip ko sa inyo guys. Okay, mag hanap kayo ng pet na may ganun na ano, na skill, no, na passive skill na ibibigay sa inyo, drop chance. Okay, okay, so number 6 tip ko sa inyo guys is related pa rin sa mga pets, no, so or spirits, no. So sa mga spirits guys is always give them the
item that can boost your AFK grinding efficiency, okay? So dito is trap chance boost by 3%, okay? Kahit green, okay lang yan, guys. Okay, green, ipasuot nyo na, okay? So dito, blue, okay, drop chance boost, no? And then dito is drop chance blue rin, okay? Grudge full spirit talisman. And dito naman, sa kanya ko sinuot yung pulang nakuha ko. Monster attack damage boost, no? Para sa, siyempre, pag mas mataas yung damage mo sa monster attack damage boost, di ba? Hindi, mas fast kill ka, okay? So yun, pasuot nyo na yan, guys, kahit green yan, okay? Pero mas highly suggested ko ipasuot nyo sa mga pet nyo or spirit nyo na may gantong passive, no? May item trap chance, ganyan. Ito, same sa lineup ko, ganyan. Okay, so, dun ko, may sasuggest niya, dun nyo rin pasuot yung mga items nyo na nagbo-boost ng item trap chance, okay? Number 7, guys! So, number 7 tip ko sa inyo, guys, is gamit kayo ng vigor kung trip nyo, okay? Recharge vigor. So, yan. Maglagay kayo ng vigor kung gusto nyo magpataas ng XP. Okay, kung rush level kayo. And then, use potions din. No? Nasabi ko ba sa use vigor and potion? Anyway, ito yon. Okay, gumamit kayo ng potion din. Kung trip nyo lang naman din, okay? U-trip nyo lang naman din kung nag-ano kayo. So, yan. Ito, advancement tonic. Okay, 30%, 8 hours. And then, ito, maganda rin to. Hindi yan. Ito. Itong dilaw. Grid tonic, yung take to increase your item drop rate by 8% for 8 hours. Okay? Pero ako na nagsasabi sa inyo, kahit yung mga spirits lang, sapat na. Okay, ako ginagawa ko yun. Sobrang satisfied ako sa mga nakokollect ako. Pero yung nga lang, ba't na-disconnect pag madaling araw? Ano ba yung MIR4? Ano ba yun? Ako nang ba nakakaano nun? So, medyo bad bits yun kasi inuwanan mong 24 hours tapos pag gising mo, naka-disconnect ka na, medyo nakakaiyak yun tol, okay, so yan, gamit kayo yan, okay, so kung paano mag-craft yan, andyan naman sa source yan, NPC crafting, okay, alam nyo na yan, okay, move kayo doon, alam nyo na yan, malaki na kayo, kaya nyo na yan, okay, so sa number 8 tip ko sa inyo guys is, farm kayo sa below 10 level nyo, or sa case ko, below 9 level ko na to, pero okay lang yan, hindi naman ganun kasakit yung penalty. Nakalimutan ko na usan yung penalty, guys. Okay, paki-comment na lang din kung sa... Nakikita ko yung dati. Alam ko, below 10 level sa 10% yata. Kung tama pagkakatanda ko. Sumasakit na ulo ko, guys. Hindi ko mahanap kung saan ko nakita yon. Okay, yung may... Hindi ko talaga makita. Gusto ko sana pakita sa inyo, guys. Pero sa mga nakakaalam dyan kung saan nyo nakita yung penalty, paki-comment daw below na lang din. Okay, hindi ko na makita. Talagang lahat pinagpipindut ko na eh. Pati nga ito. Yan naging na ako, pindut ako ng pindut, walang lumalabas tol. Hindi ko na makita kung saan yung penalty na yun. Pero basta nakita ko yung dati, below level 10, 10 levels yata, doon may penalty. Pero yun nga, advice ko, huwag kayo sa kasing level nyo mag-farm. No? Lalo na sa pagka gumamit kayo ng pets na pang-grind. No? Mas mahina sila sa mga, ano, sa mga pangarapas nyo na pet. Okay? So yun, okay na rin naman yan. Para hindi kayo masyado mahirapan and malaki penalty pag namatay kayo ng namatay dito, guys. Okay, so okay na yan kahit low level mobs kayo mag-farm, okay? So number 9 tip ko sa inyo, guys, is dikitan nyo kung saan nag-spawn yung mga mini-boss dito. Ito, dito sa case ko, dito sa mapa na to, dito nag-spawn yung isang mini-boss. Pagkabilang dulo yan, dito, and then dito. Anyway, madadaplisan nyo rin naman yun eh. Pero yun, kung malaki yung mapa, dikitan nyo lang yung mini-boss para always kayong maka-hit sa boss, no? And yung mga mini-boss na yun is nagbibigay yun ng mga, ano, yung mga skill book, ganun. Okay, so, yun, mahalaga yun. So, number 10 tip ko sa inyo, guys, is huwag kayong magtipid sa pads, okay? Or potion. Okay, huwag kayong magtipid, guys. Ako, sa case ko, 10k iniiwan ko dito sa character ko. Ito lang, medium, ano lang, hindi ko binibilin red. Ay, yung, ano, yung, ito, yung malaki. Hindi ko yung binibili, guys. Okay, ito lang ako. Medium potion lang. Pati yung red potion ko, yan lang din. And then, nakaset sa 98%. Okay, so 98% siya na set para bugalang patch. So, yeah! I guess, dito na magtatapos sa ating video. Sana may natutunan kayo, guys. And kung nakabot kayo sa part ng video ito, and di pa kayo nakalagay, subscribe sa aking YouTube channel. Please!
please do like and subscribe sa YouTube channel for more videos na ganito. Tips and tricks, guides, yun and yun. So yeah, maraming sama sa panonood and yun. See you guys in my next video, guys, okay? Peace!